Well, morning, first vlog for the day. So, yun na yun, iba-vlog ko muna yung PBA kahapon, no? So, pero may connection din ito sa national team. O sa Gilas, Pilipinas. Well, yung Magnolia is parang natalo sa Miralco. Yung Magnolia is parang natalo doon sa kalaban nila. Okay, baliktad. And then yung San Miguel, tinalo yung Miralco. Okay. Yung Magnolia, tinalo ng Talking Text dahil kay Mikey Williams. Okay. Mikey Williams, Jason Castro, and RR Pogoy. Okay. So, bakit natalo? Kasi factor din doon na yung dahil sa nasa gitna itong Magnolia eh nag best of 3 quarter final sila against Ginebra na umabot hanggang dulo. So nung tinalo nila yung Ginebra, syempre pagod yun. Hindi naman nagdadahilan, but yun yung dahilan. Well, the main thing is who's gonna stop Mikey Williams and who's gonna stop Jason Castro, who's gonna stop RR Pogoy, and then yung iba pang mga players, even si Glenn Cabuntin eh nakaka-score just because napaka lamya nung depensa nung Meralco, ay nung Meralco naman yung Talking Text, manong depensa malamya, kaya lang bumaba yung lamang ng TNT. It's because of yung si Gio Halalon nga, medyo gumanda ang opensa nung towards the end. No? So, yun. And then, yung sa second game naman, sa San Miguel Miralco, alam naman natin, ido-dominate talaga ng San Miguel yun. Walang duda. Kahit na medyo kompleto na yung lineup ng Miralco, eh wala pa rin silang panapat kay Pardo. Okay? Pero yun na nga yun, kasi yun sasabihin ko, kasi yung lineup ng San Miguel na pinapakita ni Coach Leo Austria, dapat ginagawa sa Gilas yun. Isipin mo na lang si Jay Perez at saka Marcio Lassiter. Okay? Interchangeable, pwedeng 2 or 3. So, kung medyo malas yung isa, o opensa yung isa sa kanila, and then de-depensa yung isa. I mean, napanood ko tong replay ng Phoenix San Miguel. Medyo malas sa game na to. Hindi ko napanood to, so ngayon lang. So, nung, sa quarter na yun, nung game na yun, parang malas si Marcio. Okay? Pero buti na lang nandun si CJ Perez. Okay? Sipin nyo na lang CJ Perez tsaka Marcio in one team. And then, Simon Enciso, then Chris Ross. Okay? Yun yung sinasabi ko. Pwedeng interchangeable yung dalawa, si Perez at tsaka si Lassiter. And then, pag si Ross at si Enciso, di ba? Yun na yun eh. Pag wala si Ross, point guard mo si Enciso, which is parang a lucky pera bena that can score. Pero pag nandyan si Ross, si Chris Ross, na alam nating depensa yung forte niya talaga, which is hanggang ngayon forte niya, kasi hindi raw bumaba ng 2.5 steals, which is napakaganda at napakagaling. Diba, considering medyo veterano na si Chris Ross. Pag nando si Ross, nagiging off guard o nagiging number 2 itong si Simon Enciso, which is advantage sa San Miguel dahil shooter itong si Simon Enciso. Which is yung ganun, di ba? Pwede mong iangat si keeper into number 2. Mapasok ka ng isa. Inay, pasok mo si SJ Bilanggel. Gawin mong number 2 si keeper. Okay? And then yung 2 and 3 mo pwedeng interchangeable. So, yun lang. Wala pa nga si Terrence Romeo doon. Paano kaya kung nandun si Terrence Romeo, no?
At saka yung ano nila, yung number 4 nila, pwedeng marami pamalit, pwedeng Junmar Villamanuel, pwedeng Rodney Bonronreal Junmar. O, wala ka ng tapon doon. So kung pinagpahinga mo si Fajardo, pwede mo pagsabayin si Bronjal at saka si Villamanuel. Hindi ka lugi, Villamanuel pa. Di ba? Yung mga ganong senaryo. Oh. So yung mga ganon. Iaangat mo si Enciso is, di ba si Enciso yung point guard mo, meron pang Jericho Cruz yun. Eh, pwede rin mag-combo guard din si Jericho Cruz, pwede rin mag-off guard yung gusto, scorer din yun si Jericho Cruz. So sana makasama sa Gilas yung mga ganun. So, yun lang no, kasi yung mga lineups talaga, yung San Miguel lineup na Perez, Lassiter, and then Fajardo Manuel and then Fajardo Brondial, sana mangyari sa Gilas yun. Para may ano yung offense defense yun eh, parang Magnolia, kasi sa Magnolia is sa wing at saka sa perimeter. Yun. Sana maging ganun kalalim yung bench ng Gilas para kahit pa paano may pag-asa. May lalim din dapat. Para hindi naman nasasagad yung player. Kasi pag sinagad mo yan, wala, imbis na maging productive sila, magiging counterproductive sila sa low. Mas mahirapan tayo manalo dahil hindi naman biro yung mga kalaban natin sa World Cup. Di ba? Hindi ako nag-expect ng mataas sa Gilas kasi nga 3 months yung preparation eh. Ano mo nga pala mo sa 3 months? Yun nga sinasabi ko sa PBA eh. Yun lang ba support ang gusto nyo sa Gilas, sa national team eh. Parang ano yun eh. Parang napipilit ang suporta lang eh. 3 months. Anong ini-expect mo dyan? Anong ini-expect mo sa 3 months? Walang magaling na basketball team o kahit anong sports team na nanalo sa 3 months preparation. Wala pang ganun. Matagal ang gelling yung mga yan kasi magkakalaban yan eh. Buti kung kumuha kayo ng maraming player sa isang team, yun, pwede. Kung kumuha kayo ng player na talagang magkakasama sa PBA, mas maganda. Yung connection kasi nila, yun ang ini-establish. And then, i-gel na lang yung iba. So, yun lang po.